Bumalik ngayong araw sa Marawi City si Pangulong Duterte para pasinayaan ang temporary shelter ng mga residenteng apektado ng bakbakan. Nanindigan si Pangulong Duterte na hindi siya susunod sakaling ipatawag ng ombudsman sa ginagawa nitong investigasyon. Live mula sa Iligan City, may report si Emil Sumangil. Emil? Jessica, 3:30 ngayong hapon, muling dumating si Pangulong Duterte sa Marawi pero hindi pumasok ang Pangulo sa main battle area ngayon. Narito po ang aking report. Ito ang bahay pag-asa sa Bito Buwadi Itowa dito sa Marawi. Isa itong immediate shelter and accommodation o housing project para sa mga residenteng apektado ng bakbakan. Kasama ng Pangulo sa pagpapasinaya ang aktor at Muslim na si Robin Padilla. Sa pahayag ng Pangulo sa harap ng mga sundalo, nangako siyang ibabangon muli ang Marawi at siya mismo ang maghahanap ng pera para sa pagtatayo ng mga housing project. Muli ring binanggit ng Pangulo ang hamon niya, kina Ombudsman Conchita Carpio Morales at Chief Justice Maria Lourdes Sereno. Nasabay silang tatlo na mag-resign. Nanindigan ng Pangulo na hindi raw niya susundin ang Ombudsman sakaling ipatawag siya habang isinasagawa ang investigasyon tungkol sa kanyang di umanong tagumyaman. Sabi ko ba mag-resign na lang kami ni Justice Sereno. Kami yung nagproproblema sa Pilipino. Si Ombudsman, ako raw, may bilyon. O di mag-sign kami, dalhin namin ang bankbook namin. In Congress. Doon. Bigyan kami namin siya, kami tatlo sign. Unwish you or bank. Wala pang tugon kaugnay nito ang Ombudsman. Ayon naman sa tagapagsalita ni Chief Justice Sereno, naninindigan daw ang punong maestrado na hindi siya magbibitiw sa pwesto. Samantala, humingi naman ng palugit ang militar hanggang October 15 para sa tuluyang paglaya ng Marawi mula sa mga terorista. Ito raw ay para maisaalang-alang ang mga natitirang hawak na bihag ng Mauti ISIS. Tuloy-tuloy pa rin ang opensiba ng militar sa main battle area para puksain ang mga natitirang kalaban. Ang video na ito ay nakuha raw ng militar sa cellphone ng isa sa mga napatay na miyembro ng Mauti Group kamakailan. Ang sunod-sunod ng mga putok ng baril galing daw sa pwersa ng mga sundalo na halos kaharapan na raw ang mga teroristang nasa video na tila raw hindi na makaganti ng putok at nagsisisigaw na lang. Hello. They're desperate. They're running out of food and water, medicines and ammunition. So, sabi nga po ng ating mga ground commanders, this week is very critical. Tatlong miyembro ng Mauti ang sumuko raw sa militar kamakailan ang sumasailalim sa tactical interrogation ngayon sa main battle area kanina. Ilang telang puti ang nakuna naming nakataas sa ilang iniinalang stronghold ng Mauti Group. We're convincing the Mauti to surrender. We're also convincing them to release their hostages. But also, we have an effort to convince the hostages to try to escape. Samantala, isinailalim na kanina sa post-mortem examination ng PNP Soko ang nasa 40 bangkay na nakuha sa 4 na magkakahiwalay na lugar sa main battle area. Ilang dayuhang forensic examiner ang lumahok sa examination dahil sa impormasyong isa sa mga bangkay na na-recover ay ang sa ISIS foreign fighter. There was one cadaver among the retrieved collected cadavers last week. One of them was a foreign-looking person. Kahapon, isang misa ang idinaos sa halos nagkagutay-gutay ng St. Mary's Cathedral. Kahit butas-butas ang mga bubungan, wasak ang halos loob ng simbahan at kahit umaalingaw-ngaw pa ang putukan, na ipagdiwang ang pista ni Santa Teresa, ang patron saint ng mga sundalo. Jessica, tuloy ang military offensive kanina pero kumpara nitong mga nakalipas na araw, hindi ganoong kasidhi yung opensiba na isinagawa ng militar laban sa pwesto ng mga terorista. Jessica. Emil, ang sabi sa atin last week, 3 days na lang, matatapos na. Panibagong linggo na naman ito. Parang ano ba yun? Bagong estimate maya't maya. Pero hindi rin na susunod from the start nitong gulo sa Marawi. Jessica, sa press conference na pinangunahan ni Army Colonel Romeo Browner, ang Deputy Commander ng Task Force Ranao, ang sinasabi niya ay pinagbatayan itong pagpapalawig ng deadline para wakasan itong problema sa Marawi batay doon sa latest feedback na ibinigay ng mga ground commanders mismo sa main battle area. Isa
yung pangunahing dahilan na ibinigay na sagot kanina sa press conference ni Lieutenant Bronner. Ito raw yung kapakanan ng mga bihag na sana'y hindi na raw maisaalang-alang kapag ituloy-tuloy yung military offensive. Pero ilang opisyal ng Philippine Army at ng Armed Forces of the Philippines ang nakakausap natin na Jessica, ayaw lang nilang magpa-quote. Pero ang sinasabi nila masyado nang mahaba itong palugit na kanilang hiningi hanggang October 15 dahil posible ngayong linggo kaya na raw nilang tuldukan itong problema sa Marawi at pwede na sabihing tuluyan ang tapos itong bakbakan sa pagitan ng puwersa ng pamahalaan at ng multi-group. Jessica. Naunawaan natin yung kanilang sitwasyon at naiintindihan natin, nandun na tayo. Ibinabalik ko lang sa kanila, no? Kasi sila rin ang nagtitrigger nitong mga ganitong usapan kung kailan matatapos. Without any more prodding, sila nagbibigay ng estimate kung kailan matatapos. But every time naman, hindi nangyayari yon. Tama, Jessica, yung naging pahayag. Wala namang ipinagkaiba doon sa mga nauna ng statement ng militar. Doon sa sinasabi nilang nananatiling stronghold position itong multi-group, dalawang mosque na lamang ang sinasabing pinagkukutaan nitong mga kalaban at napakaliit na sukat na lamang ng lote dito sa Marawi City ang kontrolado ng mga kalaban. Kaya hindi na raw daw talaga magtatagal at tuluyan ang mawawakasan ng militar itong problema sa Marawi City. Subalit kailangan daw talaga nilang palawigin pa at i-extend nga yung deadline sa kalip na ngayong weekend. Kailangan nilang palawigin pa ito hanggang October 15 dahil ang pangunahing dahilan nga, gaya ng akin nabanggit kanina, itong kapakanan ng mga bihag at yung talaga daw kailangan dahan-dahan yung paggalaw, yung paglulunsad ng military offensive, bawat clearing ng bawat gusali. Talaga raw napakaingat, Jessica. Curious lang ako dun sa bagong video na nakuha mo ngayon sa iyong report, no? Kuha yon ng mga Maute ISIS mismo. Pero yung camera parang nandito lang sa likuran nila, Emil, parang ang latit nung kuha. Tama, Jessica. Ayon sa source natin mula sa Armed Forces of the Philippines, ang kumukuha ng video ay kabilang sa Maute Group at yung mismong may hawak ng camera na yan ay katabi mismo ng kanilang mga kakampi. Ayon sa military, ito raw ay kuha nitong kamakailan lamang habang inilulunsad ng Armed Forces of the Philippines yung masidhing military offensive sa isa sa mga posisyon pagkatapos na makubkob o mabawi ng tropa ng pamahalaan itong Bato Mosque. Kung makikita mo raw, Jessica, gaya na akin nabanggit sa ating istorya kanina, paisa-isa at hindi na makabawi ng sabayan kung pagpapakawala lamang ng bala ang pag-uusapan itong mga kalaban dahil ayon mismo sa impormasyong natatanggap ng mga sundalo mula sa kanilang military assets na nasa ground, wala na halos supply bukod sa pagkain na wala na rin daw bala itong mga kalaban. Jessica. Kuha ito ng Maute ISIS ng kanilang mga terorista mismo. Paano nakuha ng militar itong videong to, Emil? Ayon sa AFP, Jessica, isang military offensive ang kanilang inilunsad kamakailan at sa operation na yan, napatay di umano yung isa sa mga miyembro ng multi-group at bukod doon sa mga armas, bala, radio equipment na kanilang nakumpiska o na-recover mula dito sa lugar kung saan sumiklab itong encuentro, nakakuha sila ng mga laptop at cellphone. Dito sinasabing nang galing yung video na ating isinahimpapawid kanin-kanina. Jessica. Maraming salamat sa iyo at ingat kayo sa Iligan at sa Marawi. Emil Sumangin.